Batas. Okay, ang next question natin mga attorney ay galing naman kay Octavio Ramirez. No, sabi ni Octavio, yung bunso naming kapatid binahagian ng ate ko ng lupa sa bakuran namin. Samantalang sundalo na ang kapatid ko, siya ang nakakaangat at may magandang trabaho sa amin. Samantalang ako, walang trabaho at hindi malaman ang future. Dapat po bang bigyan ng lupa ang kapatid ko sa lupang naiwan ng mga magulang ko? Parang, naintindihan niyo ba, attorney, yung question ni Octavio? Parang, ang kini-question niya, no, kung dapat pa ba makatanggap yung kapatid niya, gayong nakakaluwag-luwag naman doon, nakakaangat sa buhay, tapos dapat pa ba siya makatanggap? Parang ganun ba, attorney? Ganun ba pagkaintindi niyo? Yung sa tanong ni Octavio, no, yung bunso naming kapatid, binahagian ng ate ko ng lupa sa bakuran namin, samantalang sundalo na ang kapatid ko. Siya ang nakakaangat at may magandang trabaho sa amin. Samantalang ako, walang trabaho at hindi malaman ang future. Dapat po bang bigyan ng lupa ang kapatid ko sa lupang naiwan ng mga magulang ko? Ah, okay. Porque hindi na. Tama. Kasi Attorney Con, Attorney Sunny, ano to, nakakaluwag naman doon yung kapatid niya. Dapat ba daw ba makatanggap ng ano, parte ng lupa nila? Ayan. Ano masasabi niyo sa attorney? Si Attorney Con na kasi yung situation natin actually, bunso yung binigyan eh. Sa amin ang kapatid kasi siya ang bunso. Kaya, ayan. Si yung bunso, magpaliwanag. Go ahead, Attorney Con. It depends, Oscar, no? Although sinabi noong nagtatanong sa atin na yung property originally came from doon sa magulang nila, no? Pero depende kasi yan eh. Ang sagot ko is depende. Una, tanungin natin, sino ba ang legal na may-ari ng lupa? Kasi kung ang legal na may-ari niyan ay ang magulang, so technically dapat lahat ng children makikinabang sa property na naiwan ng magulang. Walang pwedeng ma-exclude. Okay? Walang pwedeng ma-exclude. Remember yung la sinasabi natin kanina, lahat ng mga anak entitled sila sa tinatawag natin na legitimate. Okay. Ngayon, kung ang legal na may-ari naman na niyan ay yung ate, halimbawa nagkasundo na sila, nagkaroon sila ng settlement of estate, yung lupa na kini-question nung kapatid ay talagang sa ate na, yung titulo na sa ate na. Depende naman 'yon, ang ate ba ay may asawa o may pamilya or dalaga. Pagka may asawa si ate, hindi siya pwedeng basta-basta mag-donate ng property kasi syempre may share na yung asawa niya diyan. Mm-hmm. So kung sakaling makakapag-donate man siya, yung portion lang niya, yung share lang niya, yung tinatawag natin na 50%, but not entirely the 50%, ha? Kasi kung may anak naman si ate or may asawa nga, again, pinoprotektahan ng batas yung legitimate nila. So hindi niya pwedeng i-dispose yung lahat. Ngayon, kung sakali naman si ate ay dalaga, then ate can opt to donate it to whoever she wants kasi wala siyang compulsory heir. Wala siyang itinatakda ng batas na dapat na tagapagmana. So kung sakaling siya ay dalaga, pwede niyang ibigay ang property niya kung kanino niya man gustuhin iyon. Ngayon, kung sakaling gagawin niyang naman ang pagbibigay ng property, habang siya ay buhay pa, hindi niya pwedeng i-dispose lahat yon. Kinikailangan magtitira siya sa sarili niya. Kung sakali naman na gusto niyang ibigay yon, kung sakaling may mangyayari sa kanya, sakaling mamamatay siya, she is free to give kung kanino man niya gustong ibigay ang maiiwan niyang property. Yun. Ayan. So malinaw yan, ha? Napakalinaw niyang explanation ni Attorney Con. Okay.